97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay walang ina ang kayang tiisin ang kanyang anak. Simula sa pag-aalaga nito ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan hanggang sa araw na ito ay isilang. Ngunit hindi lahat ng ina ay kayang panindigan ang mabigat na responsibilidad na sa kanila ay iniatang. Ikaw, kailan mo masasabing kumpleto ang iyong buhay kung hindi mo naranasan ang alaga at kalinga ng isang ina? Ang pagiging magulang araw ang isa sa mga pinakamabigat na responsibilidad ng isang tao. Dahil dito ay masusubok ang ating kakayahan pagdating sa pag-aaruga at pagpapalaki ng mga anak. Bukod sa pagsilang ng isang ina sa kanyang anak, pagtatrabaho ng ama para lamang may maipakain sa kanyang pamilya, ay susukatin din ito kung ano nga ba tayo bilang isang magulang. Kapag sinabing magulang ay responsibilidad nating ibigay ang pagmamahal, kalinga at lahat ng bagay na kailangan ng ating mga anak. Mula sa pagkain, damit, tirahan at edukasyon. Pero bukod doon ay responsibilidad nating mahalin at alagaan ang ating mga anak hanggang sa kaya na nila tayong tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi sapat na maibigay lamang natin ang mga pangunahing bagay na kailangan nila. Bagkus ay tungkulin din natin na sila ay mahalin at kalingain upang mahubog bilang isang mabuting tao. Dahil aminin man natin o sa hindi ay nasa magulang ang tamang pagpapalaki sa mga anak. Hindi naman porke naalagaan natin sila nung sanggol pa lamang sila, napapakain, napag-aaral at nabibilhan ng mga material na bagay, ay gano'n na lamang yon at hindi na natin sila kailangang mahalin at kalingain. Pero nakakalungkot man sabihin ay sadyang may mga irresponsibleng magulang o ina na nag-aanak lang ay tila ba natapos na ang kanilang responsibilidad bilang isang magulang. Lalo pa at maaga silang nagkaroon ng anak at hindi pa handa sa responsibilidad bilang isang magulang. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong araw ni Rain, na bagamat hindi naramdaman ang pagmamahal at kalinga ng isang ina, ay kailanman hindi siya nakaramdam ng pangungulila. Dahil ang mga bagay na hindi na iparamdam at nagawa ng kanyang ina, para sa kanya ay pinunan ng kanyang pinakamamahal na ate. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rain, 29 years old at kasalukuyang nakatira sa Tayuman, Binangonan, dito sa Rizal. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang kwento kung paanong nakamit ko ang aking mga pangarap sa kabila ng kawalan ng sapat na gabay mula sa aking ina. Sumulat din ako dahil gusto kong ibahagi at ipakilala sa inyong lahat ang nag-iisang bayani ng buhay ko. Matagal ko na po itong gustong isulat pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sariwain lahat ng masasakit na pinagdaanan namin ng aking ate at kung paano siya naghirap para lamang maibigay sa akin ang mga bagay na hindi nagawang ibigay sa amin ng aming ina. Papa Dudut, pangatlo po ako sa aming 6 na magkakapatid at ako ang nag-iisang lalaki. Hindi rin po lingid sa aking kaalaman na iba-iba kami ng ama. Ang kwento kasi sa amin ng tiyahe namin noon ay para lang daw nagpapalit ng damit kung magpalit ng lalaki si mama. Nung una ay wala lang yon sa akin.
Pero noong magkaisip ako ay hindi ko na rin naiwasang mapaisip kung bakit nga ba ganon si Mama. Bukod sa akin ay may sama din ang loob sa kanya si Ate Rina, ang panganay sa aming magkakapatid. Masama ang loob nito kay Mama dahil piniling iwan ni Mama ang iba naming mga kapatid sa kani-kanilang ama lalo pa, at wala itong kakayahan para buhayin kaming lahat. At dahil nga sa maagang nabuntis si Mama kay Ate Rina ay hindi pa raw ito sawa sa pagkadalaga. Panaylakwatsa din po ito kasama ng mga barkada habang kami naman ni Ate noon ay naiiwan sa bahay nang wala man lang pagkain. 4 na taon po ako noon, Papa Dudut, at dumedede pa ako noon sa bote. Kaya naman si Ate Rina ay kinakapalan ng mukha na humingi ng makakain sa kapitbahay. At asukal na rin para kahit papaano ay may madede ako. Kahit na musmus pa lamang ako noon ay natatandaan ko pa ang ibang parte ng kamusmusan ko at kung paano ako naging saksi sa lahat ng paghihirap ni Ate para lamang makaraos kami sa pang-araw-araw na wala ang Mama namin. Bukod nga sa paghingi ni Ate ng makakain at madededi ko sa kapitbahay, ay si Ate ang tanging nag-alaga sa akin. Simula sa pagpapaligo sa akin, paglilinis kapag nadumihan ako, pagpapakain at paglalaban na rin ng mga damit namin. Sa edad niyang 10 years old ay siya na ang tumayo bilang nanay ko. Lahat ng responsibilidad na dapat ay si Mama ang gumagawa ay si Ate Rina ang gumagawa noon. Napakabata pa namin pareho ni Ate noon at sabig sa pag-aaruga ng isang ina, pero dahil sa pagiging makasarili ni Mama ay napabayaan niya kami. Habang si Ate ay nagpapakahirap noon para lamang alagaan ako, kulang na lang ay manlimos sa ibang tao para lamang hindi kami magutom, ay nagpapakasarap naman si Mama sa buhay. At dahil naaawa na rin sa amin ang mga kapitbahay namin ay minsan nagbibigay sila sa amin ng pagkain kahit na hindi naman kami humihingi. Isang beses pa nga ay tinanong pa nila kami kung paano kami nagagawang pabayaan ni Mama. Pero kahit kaming dalawa ni Ate ay hindi namin alam ang sagot sa tanong na yon. Papa Dudut, dumating nga kami sa point na wala na talaga kaming makain at naubos na rin ang mga pagkain na ibinibigay sa amin ng kapitbahay namin. Wala rin noong araw na yon ang kapitbahay namin dahil umalis at hindi namin alam kung kailan sila babalik. Kaya naman naisipan ni Ate na puntahan si Tita Mabel na kapatid at ate ni Mama para makahingi raw kami ng pagkain o kaya ay pera na panggastos man lang. Lalo pa at nag-aaral din noon si Ate ng elementary ng grade 5 at kasakasama niya ako kapag pumapasok siya. Ang kwento sa akin ni Ate ay hindi naman daw ako pasaway, kaya ayos lang na isama niya ako sa school at may permiso naman daw sila mula sa principal ng eskwelahan. Awang-awa nga noon sa kanya ang mga teacher niya, kaya naman may iilan sa kanila na inaabutan kami ng mga biskuit o tinapay at sa akin naman ay gatas. May isa pa nga na nagbibigay sa amin ng 3 kilong bigas. Naisipan nga rin nila noon na mag-report sa social welfare tungkol sa kalagayan namin, pero ayaw namin dahil sinabi nilang kukunin daw nila kami. Sinabi lang ni Ate noon na babalik naman daw si Mama pero kailangan itong lumayo dahil nagtatrabaho ito. Wala rin namang nagawa noon ang mga teachers at hinayaan na lamang kami. Pero paminsan-minsan naman ay inaabutan kami ng mga pagkain. Tanghaling tapat noon, Papa Dudut, at tirik na tirik ang araw nang pasanin ako ni Ate Rina sa kanyang likod at sinimulang lakarin ang dapat papunta kila Tita Mabel. Wala kaming kapera-pera noon, kaya naman nagtsaga si Ate na maglakad habang pasan ako sa kanyang likod sa ilalim ng napakainit na araw. Malayo-layo ang bahay ni Tita Mabel dahil taga-Angono pa ito, kaya naman mahaba-habang lakaran ang ginawa ni Ate.
Ang naaalala ko noon, Papa Dudot, ay basang-basa kami ng pawis at si ate naman ay hingal na hingal sa paglalakad. Kaya naman kapag nangalay siya ay ibababa niya ako. At pareho kaming maglalakad pero kapag napagod ako ay papasanin niya ulit ako. Umiyak pa nga ako noon dahil uhaw na ako. At gutom na rin pero ang sabi noon ni ate ay malapit na kami kaya tumigil na ako sa pag-iyak. At sa wakas nga po ay narating namin ang bahay ni Tita Mabel at galit na galit po ito nang makita ang itsura namin ni ate. Orina, Rain, asan ang nanay nyo? Ano't ganyan namang itsura nyo para kayong mga basang sisiw? Mano po, tita. Kaawaan kayo ng Diyos. Halika kayo, pasok. Ba't naman ganyan ang mga itsura ninyo? Asan ang nanay nyo? Sino kasama nyong pumunta rito? Kami lang pong dalawa ni Rain. Wala po si mama sa bahay eh. Isang linggo na po siyang hindi umuwi. Ano? Anak ng tokwa naman talaga yung nanay ninyo oh. Isang linggo nang hindi umuuwi. Wala talagang pagbabago yung babaeng yan. Eh, kumain na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Ay siya, tara sa kusina, ipaghahain ko kayo. Ano ba yan? Masasabunutan ko yung ina ninyo. Ay. Oh, ayan. May mga natira pang pagkain dito sa lamesa. Ubusin nyo lahat yan. Salamat po, tita. Sige, kumain lang kayo. Ubusin nyo na yan at mukhang gutom na gutom nga kayo. Tatawagan ko lang ang magaling ninyong ina. Hello, te. Luntik ka! Nasaan ka? Isang linggo ka na palang hindi umuuwi. Ha? Sino nagsabi? Ha! Andito sa bahay yung mga anak mo! Sino? Eh di si Rina at si Rain. Sino pa ba? Anong ginagawa nila dyan? Ano sa tingin mo? Natiis mong di umuwi ng isang linggo? Hindi mo man lang naisip kung may kinakain ba yung mga anak mo? Nanay ka na, lakwatsera ka pa rin. Nasa out of town na trabaho ko, te. Tsaka… Sinungaling! May pa-out of town ka pang nalalaman. Eh wala ka namang alam na trabaho. Alam na alam ko yung estilo mo na yan, Malin. Anong akala mo sa akin, Mangmang? Grabe ka naman magsalita, te. Eh sa may trabaho ako. Bakit? Porke ba hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na ako makakahanap ng trabaho? Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo sa akin. At talagang paninindigan mong pagsisinungaling mo ha? Wala akong pakialam kung anong tinapos mo. Pero kilala kitang batugan kaya imposibleng maghanap ka ng trabaho. O ano? Nasaan ka ba talaga? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hoy, wag mo akong pinagtataasan ng boses! Nagtatanong ka tapos hindi ka naman maniniwala. Eh, sinungaling ka kasi! Malaman ko lang talaga na may bagong lalaki ka na naman, kakalbuhin kita! Anak-anak ka ng marami, tapos pababayaan mo lang? Anong klase kang ina? Sumusobra ka na, te, ha? Abay talagang sumusobra ako at ikaw namumuro ka na! Umuwi ka ngayon din at sunduin mo mga anak mo rito! Kapag hindi ka pa umuwi, ipapahanap kita kung nasa ang lupalop ka man! Napakawalang kwenta mo! Ay, nako! Kumukulo ang dugo ko sa nanay ninyo. Pasensya na at kailangan nyo pang marinig ang pinag-usapan namin. Okay lang po. Kumain kayo ng marami. Padadalang ko kayo ng mga biskwit at gatas mamaya bago kayo umuwi. Salamat po. Hindi pa ba nagsasalita itong si Rain? Nagsasalita naman po yan, kaso hindi pa lang po tuwid. Patataon na yan ah. Dapat kahit paano nakakabuo na siya ng mga salita. Hindi ko nga rin po alam kung bakit eh. Pabaya kasi ang nanay ninyo. Imbis na kayong tinututukan kung ano-anong walang kwentang bagay ang naatupag niyan. Dalawa na nga lang kayong nasa kanya, hindi pa niya kayo maasikaso. Eh teka muna pala, ikaw ba'y nag-aaral? Opo, grade 5 na po ako.
Grade 5. Ilang taong ka na ba? 10 years old po. Ang bata mo pa para mahirapan ng ganyan. Ay, wala eh. Yung nanay niyo walang kwenta. Kasi kung may kwenta siyang ina, hindi niya kayo pababayaan ng ganyan. May balak pala siyang iwan kayo ng matagal. E di sana, iniiwan na lang muna kayo ni Rain sa akin. Napaka-irresponsable talaga. Naku, pasensya na kayo sa tita ha. Pero galit na galit talaga ako sa nanay ninyo. Lalo pat malaman kung ganyan ang sitwasyon ninyo. Naaawa ako sa inyong magkapatid. Gustong-gusto kong magkaanak pero hindi pwede kasi sira na ang matres ko. Tapos siya, anim ang anak pero pinababayaan niya lang ng ganyan. Uminom po muna kayo ng tubig, tita. Salamat, anak. Huwag niyo na po kaming alalahanin. Sanay na naman po kami kay mama. Tsaka kaya ko naman pong alagaan si Rain eh. Gusto niyo ba dito muna kayo sa akin? Mas gusto po kasi namin ni Rain dun sa apartment. Tsaka malapit po sa school ko. Pwede naman kitang ikuha ng service. Tapos si Rain dito sa bahay, ako mag-aalaga at magbabantay. Hindi po kasi sumasama sa iba si Rain. Sa akin lang po. Eh kapag nandito naman kayo, hindi na kayo mapapabayaan. O ano, isipin mong mabuti. Pakikausap niyo lang po si Mama na huwag na po kami iwan sa bahay ng matagal. Ay, o sige. Hindi na kita pipilitin, pero kung magbago man ang isip ninyo, welcome na welcome kayo rito sa bahay ko. Okay? Opo, tita. Salamat po. Papadudot, dahil nga sa musmus pa lamang ako noon ay hindi ko pa gaanong naiintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Ang tanging naiintindihan ko lang na mga oras na yon ay ang uhaw at ang gutom ko. Nagtaka pa ako nang makita kong umiiyak si tita, pero dahil nga sa hindi pa ako gaanong marunong magsalita ay hindi ko man lang nagawang bumigkas ng kahit na anong salita. Nanatili lamang akong tahimik habang kumakain. Si Ate Rina naman ay kain din ng kain na parabang hinahabol. Pero maya't maya naman ay tumitingin sa akin at tinatanong kung gusto ko pa na kumain. Tango lang ang tanging sagot ko sa kanya. Sa kanya ako binigyan ang pagkain na nasa mesa. Nakita ko pa noon na naglagay si tita ng mga biskwit at pakete ng gatas sa plastic na inabot kay ate. Maya-maya nga ay may narinig kaming katok sa gate, kaya dali-daling lumabas si tita. At dahil nga sa mga bata pa kami noon at mausisa sa lahat ng bagay, ay kinarga ko ni ate at sumunod din siya kay tita. Nakita namin si mama na nakatayo sa labas ng gate, pero bago pa man siya makapasok ay nasampal na siya ni tita. At nagkasagutan pa bago kami inakay ni mama pa uwi. Nang makauwi kami sa bahay ay pinagpapalo ni mama si ate sa puwet, kaya naman grabe ang iyak nito. Napaiyak na rin ako noon dahil nakikita ko siya na umiiyak. Galit na galit noon si mama kung bakit daw naisipan pa ni ate na magpunta kay tita Mabel. Tuloy ay napahamak siya. Nagsosorry na noon si ate, pero wala pa rin tigil sa pagpalo si mama sa kanya. Habang ako naman ay walang magawa kundi ang panoorin lamang siya na nasasaktan. Nang tila mahimasmasan si mama ay nagbili nito kay ate na huwag na nitong ulitin ang ginawa dahil masasaktan lang daw siya ulit. At baka hindi lang daw yon ang abutin niya sa susunod. Tanging tango at paghikbi lamang ang naging sagot ni ate kay mama. Pagkatapos noon ay umalis na ulit si mama at hindi namin alam kung kailan ulit siya babalik. Nang mapalingon ako kay ate ay panay pa rin ang hikbi at singhot niya. Basang-basang buong mukha niya at puro na rin sipon, papadudot. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay pinunasan niya ang mukha niya gamit ang damit niya, saka ngumiti sa akin at sinabing okay lang si ate. Sa paglipas nga ng panahon ay walang naging pagbabago kay mama. Maliban na lamang sa nag-iwan na siya ng pera kay Ate Rina na halagang 500 pesos. Para kung sakali man daw na hindi siya makauwi ng isang linggo, ay may pangkain kami.
Pumasok na rin ako noon sa school. Grade 5 ako habang si ate naman ay graduate na ng high school at dahil nga kapos kami ay hindi na siya nag-aral pa ng kolehiyo. Tinitipid-tipid nga namin ang perang iniiwan ni mama para umabot yon ng isang linggo. Hindi namin alam kung saan galing ang pera ni mama dahil ang alam namin ay wala naman siyang trabaho at lagi lang nasa barkada. Pero hindi na namin kwestiyon si mama dahil ang importante, kahit papaano ay hindi na kami nagugutom ni ate. Oh, nakabili ka na ba ng ulam? Itlog na lang binili ko. Tig-isa tayo. Kala ko ba corned beef ang gusto mo? Oo nga. Eh kaso, naalala ko may project ka pang bibilhin. Magkano na lang naman natira sa 500 na iniwan ni Mama? Kakasya pa naman kahit bumili ka ng corned beef. Hayaan mo na. Nakabili na ako ng itlog eh. Di ka nagsaing, te? Hindi. Sinangag ko lang yung kanin na baho kagabi. Eh! Panis na yun eh! Medyo basa na kasi yun. Pwede pa naman kainin eh. Hinugasan ko naman bago ko sinangag. Tinanggal ko yung mga parte na medyo basa. Di ba maglalasang panis yan? Hindi! Hinugasan ko nga, di ba? Kesa naman magsasaing pa tayo ng panibago, eh di masasayang lang yung baho kagabi. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita pakakainin ng sirang pagkain. Alam ko. Kaya nga, kesa magreklamo ka dyan, maglabas ka na ng pinggan at kutsara natin. Luto na tong sinangag. Piprito ko na lang yung itlog. Ate. Ano yun? Di ka ba napapagod sa pag-aasikaso sa akin tsaka dito sa bahay? Ikaw ang nagluluto, naglilinis, naglalaban ng mga damit natin. Napapagod, syempre. Eh, anong magagawa ko? Ako ang ate eh. Di naman natin pwedeng asahan si Mama kasi lagi naman siyang wala dito. Ba't kaya ganun si Mama? Yung nanay nung iba kong classmate, todo asikaso sa kanila kahit malaki na sila. Samantalang tayo. Hindi ka pa ba nasanay? Maliit pa lang tayo, ganun na siya eh. Pasalamat na nga lang tayo kasi iniiwanan niya tayo ng pambili ng pagkain. Naiinggit lang kasi ako sa iba kong kaklase. Buti pa sila, inaasikasa ng mga nanay at tatay nila. Tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang umasang aalagaan tayo ni Mama. Kasi kung gusto niya, matagal na sana niyang ginawa yun. Di ba niya tayo mahal? Ano sa tingin mo? Pinabayaan nga tayo, di ba? May nanay bang mahal ang anak tapos pinababayaan naman? Malay mo, hindi naman kasi niya tayo iniwan sa mga tatay natin. Ewan ko din. Wala na akong pakialam kung ano ba talaga ang dahilan at iniwan tayo kay Mama. Basta itanim mo lang lagi sa isip mo na hindi mo kailangan mainggit sa mga kaklase mo dahil lang may mga nanay silang nag-aalaga sa kanila. Andito naman ako eh, inaalagaan naman kita, di ba? Sorry ate, salamat din sa pag-aalaga mo sa akin. Basta lagi mong iisipin, hindi man magampanan ni Mama yung tungkulin niya bilang nanay natin, nandito ako na ate mo. Oo, bata pa ako at wala pa akong karanasan sa pagiging magulang. Nakahanda naman akong punan ng mga pagkukulang ni Mama at pinapangako ko na gagawin kong lahat para sa'yo. Salamat ate. Pangako ko rin na hindi na ako magpapasaway o magiging makulit. Tutulong na ako sa mga gawaing bahay. Weh, eh hindi ka nga marunong maghugas ng pinggan eh. Hindi ka rin marunong magsaing o kaya magprito. Paano ka tutulong sa mga gawaing bahay? Eh tituruan mo ko. Ikaw naman kasi, inaangkin mo lahat ng gawaing bahay. Siyempre, ako ang ate. Ako dapat ang gagawa ng lahat. Hindi rin. Dapat bigyan mo ako ng trabaho. Hati tayo para hindi ka rin masyado napapagod. Ayaw mo nun! Pareho tayong pagod! Baliw ka na naman! Kumain na nga tayo! Kanina pa tayo daldalan ng daldalan dito, lumalamig na tuloy yung pagkain. Tumigas na nga yung sinangag eh. Hindi na masarap. Huwag ka na magreklamo. Buti nga may nakakain pa tayo eh. Di naman ako nagre-reklamo. Biro lang yun. Eh, maiba tayo.
Wala ka bang assignment? Meron, pero tapos na. Ginawa ko na kanina sa room. Nangopya ako sa kaklase ko. Si kopya ka talaga eh, no? May natututunan ka pa ba? Meron! Nung akala mo sa akin! Ay, nako. Mag-aral ka ng mabuti ha, para makatapos ka ng pag-aaral. Tapos makakahanap ka ng magandang trabaho. Tapos hindi na tayo mahihirapan. Eh, sabi naman ni Tita Mabel, pwede naman tayo sa bahay niya, di ba? Oo nga. Pero nakakahiya kasi kung magpapaalalay na tayo sa kanya. Kahit naman tita natin yun at mabait yun, nakakahiya pa rin. May nanay naman tayo, may tirahan tayo, tapos sisiksik tayo sa bahay ni tita. Eh siya naman may sabi. Kahit na, huwag ka na kasing kumontra. Kasi naman nahihirapan tayo ng ganito. Hanggang mamaya ba natin pagtatalunan to? Pag sinabi kong ako ang bahala, ako ang bahala. Papadudot, hindi na nga ako nakipagtalo pa kay ate ng mga oras na yon. Dahil masahaba lang talaga ang usapan namin at natakot din ako na baka mapalo niya ako sa puwet. Kapag matigas kasi ang ulo ko ay napapalo ako ni ate. Kahit malaki na ako pero hindi naman ganon kasakit. Ayaw ko lang talaga na makita siyang magalit sa akin dahil mas sanay ako na mabait lamang siya at kalmado. Aminado naman ako na may pagkamakulit talaga ako. Kaya naman madalas ay napapagalitan ako ni ate at kapag sobra nga akong pasaway ay napapalo niya ako. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nainis o nagalit kay ate dahil mas lamang ang pagpaparamdam niya sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Yung tipong kahit pagod sa pag-aasikaso sa akin at sa bahay ay lalabhan niya kaagad ang uniform na hinubad ko dahil dalawang pares na uniform lang ang meron ako. Pagkatapos maglaba ay magluluto naman siya samantalang ako naman ay nanonood lamang sa kanya. Ayaw kasi niya akong pagawain ang mga trabaho sa bahay dahil ang lagi niyang katuwiran ay siya ang ate at responsibilidad niya yon. Ugali rin ni ate na kapag trabaho niya ay ayaw niyang pinakikialamanan o tinutulungan siya. Ang lagi lang niyang sinasabi sa akin ay mag-focus lamang daw ako sa pag-aaral at siya na ang bahala sa lahat. Lumipas nga ang ilang taon ay tanging si ate ang nagtaguyod sa aming dalawa. Lalo pa nung halos naging madalang na ang pagbibigay ng pera sa amin ni mama. Pinipilit pa rin kami noon ni tita na sa kanya tumira pero tumanggi na naman si ate dahil ayaw niya raw na maging pabigat kami sa ibang tao kaya hindi na rin nangulit si tita. Pero minsan ay dumadalaw siya sa amin at nagdadala ng mga bigas. Minsan naman ay mga ulam. Pero naisip ni ate na hindi raw sa lahat ng oras ay may tumutulong sa amin. Kaya naman naghahanap siya ng pwedeng mapasukan na trabaho. Halos lahat na yata ay sinubukan niya at swerte namang nagtagal siya sa isang karinderya bilang tagahugas ng pinggan. Walang day off si ate sa trabaho niya kaya naman wala siyang pahinga. Pero bago siya umalis ng bahay sa umaga ay sinisigurado niyang may makakain ako kasi sa karinderya naman siya kumakain. Libre naman daw kasi ang pagkain niya doon. Minsan nga ay hindi ko maiwasang malungkot dahil nasanay na akong si ate palagi ang kasabay kong kumain. Pero simula na magtrabaho siya ay mag-isa na lamang akong kumakain. Alas 8 ng gabi na rin siya nakakauwi pero lagi siyang may bit-bit na isang supot ng kanin at ulam para sa akin. Dahil nga sa pagiging madiskarte ni ate ay nakaraos kami sa pang-araw-araw naming pagkain. Baon ko sa school at nakakabayad siya ng renta sa apartment namin. Sa kuryente at tubig naman ay kada dalawang buwan siya akong magbayad at hindi rin naman ganong kalaki ang bill dahil nagtitipid naman kami. Si mama naman ay halos bilang na lamang sa daliri kung umuwi ng bahay at hindi namin alam kung saan ba siya naglalagi. Pakaramdam ko nga ay kami na lang dalawa ni ate ang magkasama sa buhay. Dahil hindi ko naman ramdam ang presensya ni mama sa buhay namin. Isang beses nga ay naitanong ko sa sarili ko
kung bakit may mga inang kagaya ni Mama. Pero wala naman akong mahanap na sagot. Hindi ko rin maiwasang maisip kung kumusta na nga ba ang iba naming kapatid. Pero syempre hindi ko rin alam ang sagot. Naging ganun nga ang setup namin ni ate hanggang mag second year college ako. Dapat ay third year na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sa sunod-sunod na problema namin ay napilitan si ate na patigilin muna ako sa pag-aaral ng isang taon kahit na sobrang labag sa kalooban niya. Pero nakahanap din naman siya ng panibagong trabaho. At maswerte siyang natanggap sa isang gasoline station na napag-applyan niya at pinagpatuloy ko ulit ang pag-aaral ko. At si ate rin na nga ang nagtiyaga at nagpakahirap na ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Pagkain, mga gamit sa school at pambili ng mga projects. Abang si mama naman ay tamang pasarap lang noon sa buhay at hindi namin mahagilap. Dahil sa nakikita kong hirap ni ate ay nahihiya na ako sa kanya minsan na magsabi, lalo na kung may mga kailangan ako sa school dahil napaka-unfair lang na nag-aaral ako habang siya naman ay nagtatrabaho para mapag-aral ako. Isinakripisyo niya ang sarili niyang pangarap para lamang matupad ko ang sa akin. Hindi ko naman alam kung paano ko siya matutulungan dahil kahit sa mga gawaing bahay ay ayaw niya akong payagan. Kahit na ang paglalaba at pagpaplansya ng uniform ko. Isang beses nga ay napagalitan niya ako dahil lang sa hindi ko nagawa ang isang assignment ko dahil sa naging busy ako sa paglilinis ng bahay. Nagalit siya ng husto dahil hindi raw siya nagpapakahirap na magtrabaho para lang daw makalimutan kung gumawa ng assignment. Gusto kong sabihin sa kanya na gusto ko lang naman makatulong kahit papaano pero pinangunahan ako ng kaba dahil sa tagal na panahon ay noong ko lang ulit siyang nakitang nagalit ng husto. Simula nga noon ay hindi ko na inulit pa ang ginawa ko sa takot na mapagalitan na naman niya ako, Papa Dudut. Papa Dudut, awang-awa na ako noon kay ate dahil lahat ng responsibilidad ni mama sa amin ay inako na niya. May mga panahon nga na madalas na siyang magkasakit dahil sa sobrang pagod. Pero ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang alagaan siya kapag nagkakasakit siya. May mga araw naman na sumasaglit si mama sa bahay pero hindi man lang niya kami naalalang kumustahin. Para bang boarding house ang tingin niya sa bahay na kung kailan lang niya gustong umuwi ay doon lamang siya uuwi. Ni hindi rin siya nagabalang alamin kung ano nga ba ang lagay namin. Kung nakakapag-aral ba kami o kaya naman ay kumakain pa. Tila ba invisible lamang kami kay mama dahil para lamang kaming hangin na dinadaan-daanan niya lamang. Pero nang malaman niyang may trabaho na si ate ay mas naging madalang na ang pag-uwi niya sa bahay. Nasa 3 o 4 na beses sa isang buwan na lamang kung umuwi siya. Hindi ko tuloy mapigil ang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagiging pabaya niya sa amin. Naisip ko nag-aaral din sana si ate. Hindi sana namin dadanasin ang matinding gutom at hindi sana kailangan magtrabaho ng maaga ni ate kung naging responsable lamang sana siyang ina. Inuudyokan na nga kami ng mga kapitbahay namin na iwan na lamang namin si mama at kay tita na lamang tumira. Pero ang tanging sagot lamang ni ate ay problema namin yon at hindi kailangang iasa pa sa ibang tao. At mas nagpatong-patong nga ang mga problema namin nang halos hindi na siya makapagtrabaho. Dahil lagi siyang nagkakasakit. Halos kakarampot na lamang ang kinikita ni ate sa trabaho niya. Kaya naman 2 buwan din kaming hindi nakapagbayad ng renta sa apartment. At naputulan pa kami ng kuryente at tubig. Kinausap nga kami noon ng may-ari ng apartment na kung hindi kami makakapagbayad ay mapipilitan siyang palayasin kami. Sa dami ng problemang pinapasa ni ate ay hindi na niya alam kung paano niya yon malulutas. Kaya naman naghanap pa siya ng ibang sideline bukod sa trabaho niya sa gasolinahan.
kung ano-anong sideline na nga ang pinasukan niya at isa na doon ay ang pagpopromote ng kape sa mga bahay-bahay. Halos hindi na nga kami nakikita sa bahay dahil alas 12 na nang hating gabi siya kung umuwi papadudot. Oh, ba't gising ka pa? Inaantay ka sa kita eh. Anong oras na oh? Inintay mo pa talaga ako? Alam mo namang hating gabi na ang uwi ko eh. Nag-aalala lang ako kasi sobrang late ka na umuwi. Ganun talaga. Ang layo ng site na pinupuntahan namin lagi eh. Swerte na lang kung tiyempong malapit dito sa atin ang location. Sa susunod, huwag mo na akong hintayin ha. Maaga ang pasok mo bukas, kaya dapat maaga kang natutulog. Hindi magandang nagpupuyat ka. Baka pagpasok mo bukas, tulog ka sa classroom niyo. Grabe naman. Kahit naman inaanto ako, di ako natutulog sa classroom. Takot ko na lang sa teacher kung masungit, no? Siguraduhin mo lang, Rain, ha? Hindi ako nagpapakakuba sa pagtatrabaho para lang gumanyang ganyan ka. Oo na. Kumain ka na ba? Oo, pero kanina pang alas 7 yun eh. Bakit, may pagkain pa ba? Oo, meron. Tiniran kita ng dinuguan. Ay, tamang-tama, nagugutom na ako. Sige, diyan ka muna. Kunin ko lang yung kandila sa sala para makakain ka ng maayos. Bumili ka ba ng katol? Daming lamok eh. Ginamit ko na yung isa sa kwarto. Magsisindi ba ako dito sa kusina? Hindi na. Saglit lang naman akong kakain. Ikaw ba, ayaw mo bang kumain ulit? Di naman ako nagugutom. Sige, kumain ka lang dyan. O bakit titig na titig ka sa akin? Wala lang. Naisip ko lang, ano na kayang nangyari sa akin kung wala ka? Buti na lang hindi ka kagaya ni Mama. Ay, kapatid kita, sa tingin mo ba pababayaan kita? Tayo na nga lang dalawang magkasama eh. Noon wala akong nagawa nung ipamigay ni Mama yung mga kapatid natin. Bata pa ako noon eh, ano bang kaya kong gawin? Pero ngayon, hindi na ako papayag na wala pa rin akong gagawin. Kahit sa'yo man lang, magampanan kong tungkulin ko bilang ate mo. Kung hindi ko pa magagawa to ng tama, ano pang silbi ng pagiging panganay ko? Sobra-sobra na nga itong ginagawa mo para sa akin eh. Sinakripisyo mo pag-aaral mo para lang maituloy ko yung sa akin. Kaya nga huwag mong sayangin ang sakripisyong ginawa ko para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Salamat ate. Pasensya ka na rin kung wala man lang akong maitulong sa'yo. Wala kang kailangang gawin. Mag-aral ka lang ng mabuti at magtapos. Yun na ang magandang bagay na magagawa mo para sa'kin. Di ba gusto mo maging piloto? Oo, gusto ko. At pag nangyari yun, dadaling kita sa iba't ibang lugar. Nox, promise mo yan ha? Ako, pangarap kong makarating sa Paris. Promise, te. Dadaling kita doon. Pag nakatapos ako, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Bata pa naman ako pag nakapagtapos ka. Kung makapagsalita ka naman para na akong uugod-ugod. Siyempre, ikaw naman ang bibigyan ko ng maging nawang buhay. Ano ba yan? Naiiyak ako. Baliw! Ba't ka naiiyak? Ang drama mo masyado ah. Eh kasi naman, trabaho ka ng trabaho. Hindi ka na nga nakakapagpahinga ng maayos. Lagi ka tuloy nagkakasakit. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Anong kakainin natin? Saan tayo pupulutin kung hindi ko mababayaran tong apartment? Saan ako kukuha ng pambaon mo sa school? Pambili mo ng mga project at tuition? Hindi ako pwedeng magpahinga, Rain. Pero di ka rin pwedeng magkasakit. Alagaan mo rin sana yung sarili mo, te. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Ang mabuti pa, matulog ka na. Maaga ka pang gigising bukas. Ako nang bahala magligpit dito. Iwan mo na lang sa lababo yung pinagkainan mo. Ako na maghuhugas bukas. Huwag ka nang kumontra, ha? Alam kong pagod na pagod ka sa trabaho. Kahit paano naman, hatian mo ako ng mga gagawin. Para makatulong naman ako sa'yo kahit sa paglilinis lang ng bahay. Ay, o sige. Pakisuyo mo na lang bukas ha. Inaantok na rin kasi ako eh. Sige. Good night, ate. Good night. Papadudot baaga kung nagising kinabukasan kahit napuyat ako. Bala ko kasi sanang magtimpla ng kape pero as usual ay nauna namang nagising si ate.
Naabutan ko nga siyang nagpiprito ng itlog para daw almusal namin. Alos wala nang tulog si ate dahil sa pagtatrabaho at nangangayayat na rin siya. Sinabihan ko nga siya na bumili ng vitamins niya para kahit papaano ay may panlaban siya sa sakit. Kasi matigas talaga ang ulo niya at sinabing aksya lamang daw yon sa pera. Minsan nga ay naiisip kong tumigil na lamang sa pag-aaral. At tulungan na lamang si ate sa pagtatrabaho pero at the end of the day, maiisip ko rin na hindi matutuwa si ate kapag nalaman niyang plano kong tumigil sa pag-aaral. Lalo pa nga at ang dami na niyang isinakripisyo para igapang ang pag-aaral ko at hindi ko siya dapat biguin. Matapos nga na mag-almusal noon ay nagpaalam na ako kay ate na papasok na ako at binigyan niya ako ng 100 pesos na baon. Sakto na yon para sa pagkain at pamasahe ko. Hindi naman ako matalino papadudod pero masipag akong mag-aral. Kahit nga wala akong baon ay pumapasok ako dahil ayaw kong biguin si ate sa pangarap niya para sa akin. Balang araw ay sisiguraduhin ko na masusuklihan ko lahat ng sakripisyo niya. Siyang itinuring kong inspirasyon sa lahat ng ginagawa ko. Kinatanghalian nga ng araw na yon papadudod pag uwi ko galing sa school ay naabutan ko si ate na nakahiga sa may sofa namin sa sala at parang nanginginig. Tatayo sana siya nang makita niya ako pero agad akong lumapit sa kanya. Ayos ka lang, te. Ewan ko ba? Kanina pa masama yung pakiramdam ko eh. Sobrang init mo ah. Teka, kukuha lang ako ng bimpo at tubig. Wag na. Anong wag na? Ang taas ng lagnat mo oh. Mawawala din to. Kailangan ko lang sigurong magpahinga. Pwede ba, te? Bawas-bawasan mo naman katigasan ng ulo mo. Akala mo ba di ako nag-aalala sa'yo pag nagkakasakit ka? Napapadalas na yung pagkakasakit mo. Pahinga lang to. Okay na ako. Ewan ko sa'yo, te. Hintayin mo ako at huwag kang tatayo dyan. Kukuha lang ako ng pamunas sa'yo para bumaba yung lagnat mo. Sabing wag na eh. Di pwede. Sobrang taas ng lagnat mo. Nanginginig ka na nga, oh. May tubig pa ba sa drum? Wala na. Sinaid ko na lang yung konting tubig doon. Kailangan ko na palang mag-igib. Sinabi nang huwag kang tatayo eh. May higa ka lang dyan. Ako na mag-iigib mamaya. Mabibigatan ka lang. Malaki na ako, te. Kaya ko na mag-iigib ng tubig. Kahit isang beses, makinig ka naman muna sa akin. Ay, kumain ka na ba? Eh, hindi pa. Wala akong gana eh. Ikukuha kita ng pagkain. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot. Diyan ka lang. At huwag mong tatanggalin yung bimpo mo sa noo. Saglit lang ako. Kaya mo bang umupo? Para makakain ka. Ayokong kumain. Hindi pwede. Paano ka makakainom ng gamot kung di ka kakain? Wala nga akong gana. Mapait ang panlasa ko eh. Eh kasi nga may sakit ka. Sige na naman, te. Kahit konti lang kumain ka. Konti lang ha? Oo, promise. Malamanan lang yan tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Ayoko na. Nakakaisang subo ka pa lang eh. Dagdagan mo pa. Ayoko na nga. Bakit ba ang kulit mo? Kumain na nga ako ng konti, di ba? Isa ayoko na nga kumain eh. Wala nga akong gana. Kailangan mo ba talagang sumigaw? Eh ang kulit mo kasi. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Kaya pinipilit kitang kumain. Masama ba na mag-alala ako sa ate kung may sakit? Akala mo ba di ako nahihirapan pag nakikita kitang ganyan? Ni hindi ko alam kung ano bang pwede kong maging pakinabang sa'yo. Bukod sa alagaan ka pag may sakit ka. Gusto kitang tulungan sa abot ng makakaya ko. Pero lahat sinasarili mo eh. Puro ka okay lang ako, kaya ko naman.
Sabi mo magkapatid tayo. Di ba dapat ang magkapatid nagtutulungan? Sorry, Rain. Sorry. Nahihirapan ako pag nakikita kitang nahihirapan. Gusto kitang tulungan, pero di ko alam kung paano. Kaya nga ang pag-aalaga na lang sa'yo pag may sakit ka ang naiisip ko. Para kahit paano may silbi naman ako sa'yo. Sorry, Rain. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Nabigla lang ako. Sorry. Nakakainis lang kasi ate. Bakit kailangang suluin mo lahat ng hirap? Kung nahihirapan ka na, magsabi ka sa akin. Sabi mo nga, tayong dalawa na lang magkasama. Niwala na nga ang pakialam sa atin si mama eh. Pinabayaan niya na talaga tayo. Sorry. Hindi ko alam na ganyan na palang nararamdaman mo. Paano mo malalaman? Masyado ka nakafocus sa pagtatrabaho. Naiintindihan kong ginagawa mo lahat para sa akin. Pero magtira ka naman ng para sa sarili mo, ate. Sa tingin mo ba matutuwa akong tanggapin lahat ng sakripisyo mo para sa akin? Kung kapalit naman nun, yung pagpapabaya mo sa sarili mo, ikaw na lang ang meron ako. Huwag naman sana, pero paano kung magkasakit ka ng malala dahil sa ginagawa mo? Paano na ako? Shh! Ano ka ba? Hindi mangyayari yun. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka iiwan ni ate. Yakap mo nga si ate. Grabe naman makaiyak. Hoy, buhay pa ako, no? Walang nakakatawa, ate. Oh, sorry na nga eh. Sorry na kung nasasaktan kita ngayon. Pero kailangan mong maintindihan na lahat ng ginagawa ko para mabigyan kita ng maayos na buhay. Maayos na buhay na hindi kayang ibigay sa atin ni Mama. Pero wag mo naman sanang abusuhin ang sarili mo, ate. Magpahinga ka rin. Magpahinga ka muna kaya ng isang linggo. Ay, hindi pwede. Mawawalan ako ng trabaho. Magpapaalam ka naman eh. Eh baka mamaya maghanap sila ng kapalit ko. Hindi na ako makabalik. Ayan, ang tigas talaga ng ulo mo. Ganito na lang. Pag hindi pa ako gumaling bukas, sige, bahala na. Isang linggo ako magpapahinga. Pero pag gumaling agad ako bukas, papasok na ako sa trabaho ha. Ano ba yan? May mga kondisyon ka pa talaga. Eh kasi nga, hindi ko naman pwedeng isugal ang trabaho ko. Pero yung kalusugan mo, isusugal mo. Pahabain pa ba natin tong usapan na to? Bahala ka na nga. Basta huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Papa Dudut, wala na nga akong nagawa dahil masyado talagang matigas ang ulo ni ate. Lalo pa at buo na ang pasya niya. Kaya nga kahit tutol ako sa kondisyon niya ay pumayag na lamang ako. Nagdarasal na lamang ako noon sa Diyos na bigyan niya ng lakas si ate at huwag hayaang magkasakit. Dahil sa totoo lang ay awang-awa na ako sa pinagdadaanan ni ate. Simula noong bata pa kami ay naipasa na sa kanya ang responsibilidad ni mama na kung tutuusin ay hindi naman dapat niya pinapasan. Pero dahil mahal ako ni ate ay mas pinili niyang alagaan ako at magsakripisyo para sa kapakanan ko. Minsan nga ay hindi ko maiwasang isipin na kung iba lang siguro ang naging nanay namin ay hindi ganong buhay ang daranasin namin. Malamang sa malamang ay mapagmahal at maalagang ina siguro ang meron kami. Pero dahil nga sa pagiging pabaya ni mama ay unti-unting nabuo ang galit ko sa kanya. Alam kong masamang magtanim ng galit sa ibang tao lalo pa sa magulang natin. Pero yon ang nararamdaman ko ng panahon na yon. Hindi naman kami naghahangad ng maginhawang buhay. Yun lang sanang mulira at responsableng ina ay ayos na kahit gaano pa kahirap ang buhay.
Papadudot, kinabukasan nga ay gusto pa sanang pumasok ni ate sa trabaho niya kahit na masama pa rin ang pakiramdam niya. Pero dahil nga may usapan kami ay hindi na rin siya umalma. Hindi rin naman problema kung isang linggo siyang magpahinga sa trabaho dahil may budget naman kami para sa loob ng 2 linggo. Nakigamit na lamang ng cellphone si ate sa kapitbahay para makapag-text sa kanyang amo na hindi muna siya makakapagtrabaho dahil may sakit siya. Pumayag naman ang amo niya at sinabing magpagaling din siya kaagad. Natuwa naman ako ng mga oras na yon sa kaalaman na makapagpapahinga si ate pansamantala mula sa kanyang pagtatrabaho. At habang may sakit nga siya, ay ako na muna siyempre ang gumawa ng mga gawaing bahay mula sa paglilinis, pagluluto, paghuhugas ng pinggan, paglalaba at siyempre pag-iigib ng tubig sa poso. Pakiramdam ko nga noon ay magkakalas-kalas ang mga buto ko sa sobrang bigat ng iniigib ko. Doon ko nga napagtanto kung gaano kahirap ang ginagawa ni ate na pag-iigib ng tubig araw-araw para lamang may mainom kami, may pampaligo at kung ano-ano pa na kailangan ng tubig. Lalaki ako pero halos hindi ko na kayanin ang pag-iigib. Paano pa kaya si ate na babae at maliit ang katawan? Hindi pa kasi namin maipakabit ang tubig dahil nagpatong-patong na raw ang interes. Wala sa naiwang bill na hindi namin nabayaran. Napaisip nga ako kung paano nakakaya ni ate na mag-igib araw-araw ng ganon kabiga. Kaya nga sinamantala ko na noong araw na yon ay ako ang gumawa ng lahat ng trabaho sa bahay para makapag full rest si ate. Kinagabihan naman ng araw ding yon ay nagulat ako nang biglang sumulpot si mama sa bahay. May dala itong pares ng mamahaling high heels na sapatos at mamahaling bag. Ang social din ang itsura niya mula sa damit hanggang sa gintong mga alahas. Napatanong naman ako sa isipan ko kung bigay ba yon o bili niya. Pero agad ko ding naisip na imposibleng bili niya ang mga yon dahil wala naman siyang trabaho. At kung meron man ay hindi pa rin sapat para makabili siya ng mga mamahaling gamit. Hindi ko tuloy napigilan ang muling pag-usbong ng galit sa puso ko na mga oras na yon para kay mama. Dahil habang naghihirap kaming dalawa ni ate, ay nag-aastang dalaga naman si mama. Na tila ba walang kahit na anong responsibilidad sa buhay. Sakto namang nagising noon si ate at nagiinit ang ulo nang makita ang itsura ni mama at ang mga gamit na bit-bit nito. Alam niyo pa pala ang uuwian niyo? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga! Buti, alam niyo pa ang daan pa uwi rito. Bastos ka! Wala kang modo! Bahay ko to, kaya natural lang na umuwi ako. Ma! Tama na yan! May sakit si ate, kaya huwag niyo naman siyang saktan! At bakit? Sino ka para pagsabihan ako ng dapat kong gawin? Hindi mo ba narinig ang ate mo? Wala na siyang respeto sa akin! Masyado siyang bastos magsalita! Bakit? Karapat-dapat ba kayong igalang? Karespe-respeto ba kayo? Talagang sumasagot ka pa ng pabalang sa akin, ha? Hoy! Anak lang kita kaya wala kang karapatang sumagot-sagot sa akin ng ganyan! Matagal nang nawala ang respeto ko sa inyo. Simula nung tinalikuran niyo ang responsibilidad niyo sa amin at mas pinili niyong sumama sa lalaki niyo! Anong sabi mo? Ate, anong sinasabi mo? May bagong lalaki si mama. Kaya nga hindi niya tayo inuuwian eh. Tapos ngayon bigla lang siyang susulpot dito at manenermo ng tungkol sa respeto? At saan mo naman nakuha ang chismis na yan? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin, Rina, ha? At baka hindi lang sampalak abutin mo sa akin. Ano pa bang hindi niyo nagagawa sa akin? Sa tingin niyo ba masisindak niyo ako katulad ng dati? Hindi na ako yung Rina na bata, mahina at walang magawa sa bawat baluktot na desisyon ninyo! Ah, ganon! O heto, pigilan mo! Ma, ano ba? Tama na! Huwag mong saktan si ate! Huwag kang makialam! Kung ayaw mong ikaw naman ang tabahan sa akin! Sige! Tinulak mo ako? Lumalabang ka na ngayon? Tatanggapin ko lahat ng pananakit niyo sa akin! Pero subukan niyo pagbuhatan ng kamay si Rain! Hindi ako mananahimik ng di!
luwal, ganito igaganti nyo sa akin? Pasalamat nga kayo at hindi ko kayo ipinamigay kagaya ng mga kapatid nyo. Sana nga pinamigay nyo na lang kami! Ate, tama na! Tumigil na kayo ni Mama! Hoy, Rina! Kung hindi dahil sa lalaking sinasabi mo, baka namatay na kayo sa gutom nun. Palibhasa, hindi nyo alam na sa kanya galing yung 500 na binibigay ko sa inyo. Ito nga oh, binilhan niya ako ng mga mamahaling gamit. At hindi ko lang siya basta lalaki dahil pakakasalan niya ako. Magiging tatay niyo na siya. Wala nga naging silbi ang pagiging nanay niyo sa amin eh. Tapos ngayon bigla-bigla kayong magsasabi na magkakaroon kami ng bagong tatay. Hindi namin kailangan ng tatay. At mas lalong hindi namin kailangan ng nanay. Sa ayaw at sa gusto niyo, magkakaroon na kayo ng bagong tatay. At hindi niyo mababago ang katotohanan ako ang nanay niyo. Kaya matuto kayong rumispeto! Ma, pwede ba? Ayos na kami ni ate na kaming dalawa lang. Saka ikaw lang naman nakikinabang sa mga desisyon mo eh. Hindi naman kami kasali sa mga plano mo. Dahil kung may pakialam ka sa aming mga anak mo, di mo kami pababayaan. Uunahin mo lagi ang kapakanan namin. Hindi yung puro sarili niyo lang. Aba, tinuruan ka pa ng ate mo na sumagot sa akin ng ganyan, ha? Hindi, Ma! Matagal na ako may sama ng loob sa inyo dahil pinabayaan niyo kami. Si ate ang umako sa lahat ng responsibilidad na ikaw ang dapat gumagawa. Kinailangan ni ate na magtrabaho agad para lang makapag-aral ako. Trabaho siya ng trabaho kahit lagi na siyang nagkakasakit. Tapos itong apartment na to, hindi na alam ni ate kung paano niya pababayaran. Palalayasin na nga kami dito pag di pa kami nakapagbayad sa susunod na buwan eh. Wala akong pakialam. Palayasin akong palalayasin. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Mga wala kayong utang na loob, magdusa kayo ngayon. Makaalis na nga rito. Papadudot, matapos nga po ng pagtatalo namin nila Mama ay umalis na naman siya at paniguradong bumalik siya sa bago niyang kinakasama. Lalo lamang nadagdagan ang galit ko sa kanya dahil sa naging pakikitungo niya sa amin. Oo, alam kong may mali si ate dahil sa ginawa niyang pagsagot-sagot kay Mama. Pero higit kanino man ay ako ang nakakaalam kung saan nga ba nanggaling si ate, at dahil nga sa hindi ko na rin masikmura ang ginawa sa amin ni Mama ay nagpa siya na akong humingi ng tulong noon kay Tita Mabel. Ikinuwento ko nga sa kanya ang lahat na nangyari at galit na galit ito sa mga nalaman. Dahil nga doon ay sinabihan kami ni Tita na umalis na lamang sa apartment at sa kanya na lamang kami tumira. Nung una ay ayaw pa talaga ni ate, pero kalaunan ay nakumbinsa din namin siya dahil sa pagiging mapilit ni Tita. Ayon pa nga kay Tita ay hindi naman daw kami magiging pabigat sa kanya dahil gusto talaga niya nang makakasama sa bahay lalo pa at mag-isa lamang siya. At hindi naman daw kami ibang tao sa kanya. Sinubukan naman ni Tita na tawagan si Mama sa number nito pero hindi na niya ito makontakt dahil mukhang nagpalit na daw ito ng number. Lumipas nga ang maiksing panahon, Papa Dudut, simula nang makaalis kami sa apartment na dati naming tinitirhan. Ayun na rin ang huling pagkakataon na nakita at nakausap namin si Mama. Hindi man lang siya nag-abalang dalawin kami o kumustahin man lang. Lalo pa at alam naman niyang wala kaming ibang mapupuntahan bukod kay Tita. Siguro'y natakot din siya na masermona na naman ni Tita. O wala na talaga siyang pakialam sa aming dalawa ni ate. Naging maayos naman ang pagtira namin sa bahay ni Tita at tinutulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Si ate naman ay nag-aabot paminsan-minsan ng pera kay Tita pero hindi naman ito tinatanggap dahil mas kailangan daw namin ang pera, lalo na sa pag-aaral ko dahil ilang buwan lang ay gagraduate na ako sa college. Ipinagpatuloy nga ni ate ang pagtatrabaho sa weekdays at sideline job naman tuwing weekend. Tinatanong pa nga siya noon ni Tita kung bakit kailangan pa daw niyang mag-sideline gayong sapat naman ang kinikita nito sa regular na trabaho nito. Ang tanging sagot naman ni ate ay nag-iipon siya para sa graduation ko. Pero lumipas nga ang mga araw ay napansin ko ang pagiging matamlay lagi ni ate. Pag-uwi niya galing sa kanyang trabaho ay namumutla din ang kanyang balat.
at palagi siyang nahihilo. Pero mas kinabahan ako ay ang paglitaw ng mga naglalakihang pasa sa katawan niya. Kaya naman pilit siyang kinumbinsin ni Tita noon na magpatingin na sa doktor. Reyna, ikaw ngayon magpa-check up na. Check up? Bakit po, Tita? Ay, anong bakit? Tignan mo ngang itsura mo sa salamin. Namumutlat, nangangalumata ka na. Tapos ang dami pang lumilitaw na mga pasa sa katawan mo. Ah, baka low blood lang po ako. Hindi eh, baka mamaya kung ano na yan. Ayos lang po ako, Tita. Sobrang pagod lang po talaga sa trabaho. Tsaka madalas po kasi ako mabunggo kung saan-saan, kaya eto, nagkakapasa po ako. Pero imposible namang ganyang kalaki ang pasa mo kung nabunggo ka lang. Ako'y huwag mong niloloko. Magpa-check up ka na habang maaga pa. Tama si Tita. Wala namang mawawala kung magpapatingin ka sa doktor. Para lang at least, alam natin kung anong nangyayari sa katawan mo. Ayos nga lang ako, wala lang to. Anong wala lang? Lagi ka nalang matamlay, nahihilo. Tapos ayan, may mga pasa ka pa sa katawan. Huwag mo sanang hintayin na lumala pa yung nangyayari sa'yo bago ka magpatingin sa doktor. Tama ang kapatid mo. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, eh mabuti nang maagapan natin. Aksel lang naman po kasi sa pera yun eh. Wala naman pong libreng konsultasyon sa mga ospital. Huwag mong inaalala ang gastos. Ang alalahanin mo, yung kalusugan mo. Tingin mo ba makakapagtrabaho ka pa kung lalalayan? Akala ko ba gusto mo pang makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid mo? Siyempre, gusto ko po. Kaya nga po ako nagsisikap sa pagtatrabaho eh. Tsaka ilang buwan na lang naman po graduation na niya. Ayun na nga eh. Ilang buwan na lang gagraduate na siya. Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang magdoble ng trabaho. Nakaraos naman na kayo sa mga gastusin niya sa school. Gusto ko pong makapag-celebrate siya ng graduation niya. Isa pa, kapag gumraduate siya, hindi naman siya agad-agad makakapagtrabaho. Siyempre kailangan kong paghandaan ang mga gastusin niya kapag lumuwas siya para mag-apply. Pati na rin sa pag-aasikaso ng requirements niya para sa trabaho. Kaya ho ako nagsisikap para mangyari po lahat ng pangarap ko para sa kapatid ko. Andun na tayo. Pero hindi pagsisikap ang nakikita ko sa'yo, Reyna. Pang-aabuso na sa katawan ang ginagawa mo. Sapat naman ang kinikita mo sa trabaho mo, kaya hindi mo na kailangan mag-sideline. Sabihin mo nga, kinakapos ba tayo sa pera? Nagugutom ba kayo? Ay, hindi po. Pero kailangan ko nga po kasing mag-ipon. Kasi hindi ibig sabihin na graduate na siya, eh wala na siyang gagastusin. Makakapag-ipon ka naman nang hindi mo inaabuso ang sarili mo. Hindi ko nga pinakikialaman ang kinikita mo dahil alam kong nag-iipon ka. Pero sana, huwag mo rin kalimutan ang sarili mo. Paano ka pa makakapagtrabaho kung magkakaroon ka naman ng mas malalang sakit? Nakakapagpahinga pa naman po ako, Tita. Pero kailangan ko po magdoble kayod. Kasi magkano lang naman po bang kinikita ko? Alam niyo naman pong high school lang ang natapos ko. Kaya hirap din po ako makahanap ng mas magandang trabaho. Iha, pwede naman kitang tulungan sa pagpapaaral sa kapatid mo at sa mga kakailanganin niya sa pag-a-apply. Ano pang silbi ko bilang tsahe niyo kung hindi ko naman tutulungan ang mga pamangkin ko? Ayoko naman po na masyado kaming dumipende ni Rain sa inyo. Hindi ko naman po maaatim na makihati pa doon sa kinikita ng maliit na paupahan ninyo, Tita. Inyo na po yun. Yun ang nga lang po ang inaasahan niyo buwan-buwan eh. Aba, malaking tulong yun. Sapat para masuportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan natin. Kahit nga hindi ka na magtrabaho eh, ayos lang. Hindi naman po ako papayag na hindi ako magtatrabaho. Kailangan ko pong tustusan ang mga kailangan ni Rain. Sinabi ko na ngang ako na ang bahala. O kaya kung gusto mo, tumigil ka muna pansamantala sa pagtatrabaho hanggang sa makarecover ka man lang. Kailangan mo muna kasing magpahinga. Hindi na magandang kalagayan ng kalusugan mo. Pasensya na po, Tita. At saka salamat din po sa pag-aalala ninyo. Pero kailangan ko lang po talagang isecure ang kinabukasan ng kapatid ko. Dahil hindi naman po habang buhay malakas ang pangangatawan ko. Iniyahanda ko lang po yung mga kailangan kung sakali man po na mawala ako. Sus Mariosep, kang bata ka! Ano ba naman yung sinasabi mo? Maghunos dili ka nga! Kinikilabutan ako sa'yo eh! Hindi magandang biro yan, te! Hindi na lang ako mag-aaral kung kapalit naman nun ay ang kalusugan mo! Tumigil ka nga!
Hindi ako nagpapakahirap magtrabaho para lang sayangin mo ang pagod ko, ha? Nangako ka sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral. Di na kasi tama, ate. Tingin mo ba matutuwa ako na nagkakasakit ka para sa akin? Alam kong mahal na mahal mo ko. At mahal din kita, ate. Kaya ayoko nahihirapan ka ng ganyan. Pwede naman ako mag-part-time job para tustusan ang mga pangangailangan ko eh. Hindi pwede! Paano ka makaka-focus sa pag-aaral kung sasabayan mo ng trabaho? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko na pag-aralin ka? Graduating ka na, Rain! Mas ngayon mo dapat tutukan ang pag-aaral mo! Ayan ka na naman eh. Minamasama mo na lang lagi yung pag-aalala ko sa'yo. Eh para kasing ganun ang dating sa akin eh. Oo, maliit lang ang kinikita ko. Pero alam ko kakayahan ko! Hindi naman yun ang ibig sabihin ng kapatid mo. Nag-aalala lang naman sa'yo si Rain. Eh sa tingin mo ba makakapag-focus siya ngayon sa pag-aaral niya kung ganyan ka naman? Mag-aalala at mag-aalala sa'yo ang kapatid mo. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Katawan ko naman po ito eh. Alam ko kung ano nangyayari sa akin. Ako ang unang makakaramdam kung may kakaiba sa katawan ko. Ay naku, kang bata ka. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Opo, pagod lang po ito. Pag nakapagpahinga na po ako, magiging okay na ako. Yung mga pasako na to, ilang araw lang mawawala na rin po ito. Eh siya sige. Basta kapag may naramdaman kang hindi maganda sa katawan mo, magsabi ka kaagad sa amin. Huwag mong intindihin ang pampacheck up, ako nang bahala. Opo, tita. Salamat po. Ay, nako. Kasalanan talaga ito ng nanay niyo eh. Napakawalang kwenta niyang ina. Kung hindi niya sana kayo pinabayaan, edi sana hindi niyo dinaranas ang ganitong buhay. Hindi mo sana kailangan magtrabaho ng maaga para lang mabuhay kayo. Papa Dudut, hindi na nga namin napilit pa si Ate Rina na magpatingin sa doktor dahil aksaya lamang daw yon sa pera. Pero sa pakiusap na rin namin ni Tita sa kanya ay nakiusap siya ulit sa amo niya na kung pwede makapagpahinga ulit siya ng 3 araw dahil may sakit siya at pumayag naman po ito. Nagpahinga nga si Ate ng 3 araw pero napansin namin na hindi naman bumubuti ang lagay niya. Pagkos ay parang lumalala pa nga. Habang lumilipas kasi ang mga araw at buwan ay napapansin namin na lalo siyang nagiging matamlay at naging madalas na nga ang pagkahilo niya. Mas dumarami na rin ang mga naglalakihang pasa sa katawan niya na sigurado akong hindi naman talaga galing sa pagkabunggo niya sa kung saan. Madalas nga rin na bigla na lamang dudugo ang ilong niya at doon na nga ako nag-worry ng husto sa kanya. At dahil nga sa labis na pag-aalala sa kanya ay minabuti kong sumadya sa isang doktor dahil masyadong matigas ang ulo ni ate at ayaw talagang magpakonsulta sa doktor. Nagpunta nga ako sa pinakamalapit na ospital sa amin noon at agad akong nagtanong sa nurse station kung may doktor ba akong pwedeng makausap tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni ate. Nagtanong muna sila sa akin noon kung ano nga ba ang nangyayari kay ate at sinabi ko sa kanila lahat ng mga sintomas na napansin ko kay ate. Nang marinig nilang sinasabi ko ay meron na daw silang ideya kung ano nga ba ang posibleng sakit ni ate pero mas mabuti pa rin daw na doktor ang kausapin ko para mas makasigurado ako. Kaya naman sinamahan ako ng isang nurse na makipag-usap sa isang doktor. Matapos ko ngang maisa-isa sa doktor ang lahat ng mga sintomas ni ate, ay naging balako sa naging sagot niya na baka posible raw na leukemia ang sakit ni ate. Pero hindi pa naman daw sigurado kaya mas mabuti raw na mag-undergo ng lab test si ate para makasigurado. Papadudot ng mga oras na yon ay nanlalambot ako. Hindi pa sigurado na may leukemia si ate pero ang isipin ko pa lamang na meron nga ay sobrang hirap ng tanggapin. Dali-dali nga akong umuwi ng bahay at naabutan ko si ate na nagpapahinga sa kwarto niya. Hindi ko sinabi sa kanya na galing ako ng ospital pero kinulit ko siya na magpatingin na sa doktor. Pero nagalit lamang siya sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko nga ba makukumbinse si ate. Dahil sa totoo lang,
ay sobrang nagwo-worry na ako sa kanya. Pero dahil matigas ang ulo ni ate ay hindi nga siya nagpapilit. Hindi na nga ako makapag-focus sa pag-aaral ko dahil lagi ko lamang naaalala ang sinabi ng doktor sa akin. Papadudot, habang tumatagal ay mas palala ng palala ang kondisyon ni ate. Pero hindi yun naging hadlang para maihatid niya ako sa entablado sa araw ng graduation ko at nabigyan ng Latin honors. Kitang-kita ko sa mukha ni ate na sobrang proud siya sa akin. At masayang-masaya din ako na unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap namin ni ate. Pero nang makababa kami ng stage ay napakapit siya ng mahigpit sa braso ko at sinabing nahihilo siya. At bago ko pa man siya maalalayan ay bigla na lamang siyang nahimatay. Gumapang ang matinding kaba sa akin ang mga oras na yon at agad naman na may lumapit na mga teachers sa amin para tulungan akong madala kaagad si ate sa ospital. Habang nasa tricycle kami noon at ang advisor ko ay nakigamit pa ako ng cellphone sa kanya at agad kong tinawagan si tita at sinabing isinugod namin sa ospital si ate. Kaya naman agad siyang sumunod sa ospital. Sobrang takot ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil alam ko na may mali sa nangyayari kay ate, pero in denial pa rin ako dahil ayaw tanggapin ang utak ko na tama ang sinabi ng doktor sa posibilidad na may malubhang sakit nga si ate. Na-admit nga siya sa ospital ng araw ding yon ng ate ko at agad na nagsagawa ng lab test ang mga doktor para malaman kung ano nga ba talaga ang sakit niya. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay lumabas ang resulta ng lab test ni ate. At ayon sa resulta ng test, ay kumpirmadong may leukemia nga siya na mas critical kesa sa ibang uri ng leukemia. Halos magunaw ang mundo ko. Sa mga sinabi ng mga doktor at pakiramdam ko ay kinapos ako ng hininga. Ang daming tanong na pumasok sa isip ko ng mga oras na yon. Paano nagkaroon ng leukemia si ate? Bakit siya pa? Gagaling pa ba siya? Ilan lamang yan sa mga katanungan ko dahil nakakagulat naman talaga. Ang lakas-lakas niya dati tapos ay malalaman ko na lamang na may leukemia siya. Pero ang sabi naman ng mga doktor ay pwede pa naman daw siyang magamot kung mag-undergo siya ng chemotherapy o kaya ay surgery para sa bone marrow transplant. Pero nilinaw naman nila na 40% lang ang chance na mag-survive si ate sa loob ng 5 taon. Halos 2 linggo nga rin na naka-confine si ate. Pero dahil sa kakulangan namin sa pera ay napilitan kami na iuwi na lamang siya sa bahay at doon magpahinga. Samantalang kami naman ni tita ay walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa kalagayan ni ate. Parang dinudurog ang puso namin habang nakikita namin siyang nahihirapan ng mga oras na yon. Pasensya ka na anak. Wala man lang ako magawa para tulungan ka. Ayos lang po, tita. Ang sakit-sakit na nakikita ka namin ganyan. Ang sakit-sakit. Matagal na. Matagal ko na pong alam na may sakit ako. Ano? Ba't di mo sinabi agad? Ba't tinago mo sa amin yung totoo? Eh, hindi ko na sinabi. Kasi alam ko namang wala nang magagawa ang mga doktor eh. Para pagalingin pa ako. Tsaka isa pa, wala rin naman tayong pera na pampagamot ko. Marami tayong pwedeng hinga ng tulong, anak. Bakit ka nagdesisyon ng ganyan para sa sarili mo? Andito kami ng kapatid mo. Pwede kaming maghanap ng tulong para sa pagpapagamot mo. Mag-a-apply tayo ng tulong pinansyal. Ang daming pwedeng gawin, anak. Bakit mo sinarili ang ganitong kaimportanteng bagay? Wala na rin naman po tayong magagawa. Kahit pa po makahingi tayo ng tulong. Doktor na po ang nagsabi na walang kasiguraduhan kung gagaling pa ako. Hindi doktor ang magsasabi, ate! Nalaban ka, di ba?
Matapang ka eh! Gusto ko po sanang mabuhay ng matagal. Kasi gusto ko makita na maging maayos ang buhay ng kapatid ko. Kaya lang, kailangan na siguro natin natanggapin na maiksi lang talaga ang buhay na pinahiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, ate! Makikita mo ba akong sasakay sa aeroplano? Isasama nga kita, di ba? Kayong dalawa ni tita, pupunta pa tayo ng Paris. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Ate naman, may paraan pa naman para gumaling ka eh. Kailangan mo lang ng chemotherapy. O kahit na ano, ate, basta gumaling ka lang. Niloloko na lang natin ang mga sarili natin kung ipipilit pa nating pigilan ang nakatakda ng mangyari. Kahit magpakimo ako o magpa-opera, hindi pa rin naman sigurado na gagaling ako. Pero di ibig sabihin na di natin susubukan. Please, ate! Sang-ayon ako sa sinabi ng kapatid mo. Walang mawawala kung susubukan natin. Wala tayong sapat na pera para sa pagpapagamot ko. Ang isang session ng chemo magkano na? Kung magpapa-opera naman ako, maliit lang yung chance na umabot ako ng 5 taon. Kahit alin man dyan ang gawin natin, mamamatay at mamamatay pa rin ako. Ayoko! Tumigil ka! Di ka pwedeng mamatay! Nangako ka sa akin na di mo ko iiwan. Nangako ka sa akin, ate. Pag nawala ka, paano na ako? Di ko kaya nang wala ka. Andiyan naman si tita eh. Hindi ka naman mag-iisa. Ayoko! Hindi! Ayoko! Di ko manatanggap. Bakit ikaw pa? Pwede na mga iba na lang eh. Daming masasamang tao dyan na deserving mamatay, pero bakit ikaw pa? Bakit? Wala ka namang ginawang masama eh. Huwag ka magsalita ng ganyan. Matagal ko nang tinanggap ang kalagayan ko. Kaya nga, nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho. Kasi sinasamantala ko na malakas pa ako at kaya ko pang magtrabaho. May ipon ako pero mukhang hindi ko na yun madadagdagan. Pero pwede na yun para kahit paano may panlakad ka ng requirements mo. Ate, please. Huwag mo muna akong intindihin. Ang isipin mo muna yung sarili mo. Simula bata tayo, ako palagi ang inuuna mo. Ngayon, sarili mo muna ang unahin mo. Subukan muna natin, anak. Magpagamot ka. Huwag mong intindihin ang gagastusin. Gagawan ko ng paraan. Maraming salamat po, tita. Pero tanggap ko na po. Salamat po. Kasi palagi kayong nandyan para sa amin ni Rain. Hindi niyo po kami pinabayaan. Natural! Mga pamangkin ko kayo eh! Gusto ko pa po sanang makabawi sa inyo. Pero mukhang hindi ko na po magagawa. Hindi, anak. Hindi mo kailangan bumawi sa akin. Pamilya tayo at ang pamilya nagtutulungan. Kaya pakiusap, hayaan mong tulungan ka namin ng kapatid mo. Ate, please. Kung pwede ko lang sanang kunin na lang ang sakit mo, gagawin ko. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan. Mas lalong hindi ko kaya na ikaw ang mahirapan. Basta, ipangako mo sa akin
na kahit anong mangyari, magiging piloto ka. Di ko naman magagawa yun kung wala ka eh. Ano pang selfie ng pagiging piloto ko kung hindi naman kita kasama? Ano pang selfie ng mga pangarap ko? Kung wala na yung taong pag-aalayan ko ng mga tagumpay ko. Kahit naman wala na ako, mananatili lang ako sa tabi mo. Hanggat nandyan ako sa puso mo, hinding-hindi ako mawawala. Yan ang lagi mo tatandaan. Ipangako mo sa akin, tutuparin mo lahat ng mga pangarap ko para sa'yo. Yun lang, maligaya na ako. Pangako, ate. Pangako. Pero huwag mo muna akong iwan. Di ko pa kaya. Di pa ako handa. Hindi ka magiging handa hanggat hindi mo tinatanggap. Ano mang oras pwede akong mawala. Kaya tatagan mo na ang loob mo. Mahal na mahal kita, ate. Mas mahal kita, Rain. Pwede mo ba akong kumutan? Gusto ko nang matulog. Ate. Matutulog lang ako, ha? Hindi pa ako mamamatay. Okay. Sige na. Matulog ka na. Babantayin lang kita dito. Papa Dudut, habang tumatagal ay mas nagiging malala ang kalagayan ni ate. Sobrang payat na niya at napakaputla. Ang mga mata niya naman ay lumalalim at nangingitim na. Wala na kaming ibang nagawa, Papa Dudut, ni tita kundi ang samahan na lamang siyang magdamag at bantayan habang unti-unti siyang ginugupo ng sakit niya. Hindi na nga rin siya makatayo dahil sa sobrang pananakit ng katawan niya at madalas siyang sumisigaw sa sobrang sakit. Hindi na rin siya makakain ng maayos dahil halos lahat ng isubo naming pagkain sa kanya ay isinusuka na lamang niya. Minsan nga ay ayaw ko na siyang tignan dahil parang unti-unting dinudurog ang puso ko na makita ang paghihirap ng taong nagsilbing ina ko na rin simula pagkabata ko. Sobrang sakit na nakikita ko siyang nahihirapan. Gusto kong humaba pa ang buhay niya pero naisip ko na kung gusto na niyang magpahinga ay tatanggapin ko yon. Kung yun lamang ang paraan para matapos na ang paghihirap niya. Makalipas nga lang ng 3 buwan ay tuluyan na siyang namaalam. Gusto kong isipin na may plano ang Diyos pero napakabata pa ng kapatid ko para bawiin niya sa akin. Ang daming taong deserving na mamatay ng maaga pero bakit ang ate ko pa? Ang akala ko nga ay tanggap ko na pero ang hirap mag-move forward nang hindi ko na siya kasama. Nasanay ako na lagi siyang nandyan sa tuwing kailangan ko siya. Ipinaparamdam niya sa akin na sapat na ang pagmamahal at pagkalingan niya para punan ang mga pagkukulang ni mama. Masakit ding isipin na wala man lang akong kaalam-alam sa lihim na pinagdaraanan ni ate dahil mas pinili niyang itago ang laban na alam niyang hindi niya maipapanalo. Dumating nga sa Lamay ang mga naging kaklase ko at mga naging teacher ko noong high school. Dumating din doon ang ilan sa mga naging katrabaho at amo ni ate. E kinuwento nila sa akin kung gaano siya kasipag sa trabaho at kilalang kilala na raw nila ako dahil wala raw bukang bibig si ate kundi ako. Hindi nga rin daw lingid sa kanila ang kwento ng buhay namin at hanga raw sila sa pagiging dakilang kapatid ni ate dahil sa murang edad daw ay nagawa niyang pasanin ang isang napakabigat na responsibilidad. Napaiyak na lamang ako habang nagkukwento sila dahil hindi ko na kayang magsalita pa. Hindi lang basta dakilang ate ko. Siyang nag-iisang bayani ko
Pero dahil nga sa mga nangyari ay mas lalong tumindi ang galit ko para kay Mama. Alam kong hindi siya ang dahilan ng pagkakaroon ni Ate ng malubhang sakit, pero nasaan siya ng mga panahong kailangan namin siya. Papadudot magdamag lamang akong nagbabantay noon sa kabaong ni Ate at nakatitig lamang sa mukha niya. Para lang siyang natutulog, pero sarili ko lang ang niloloko ko kung iisipin kong magigising pa siya. Hindi ko na nga magawang kumain dahil ayaw kong malingat akong sandali. Pakiramdam ko kasi ay bigla na lamang siyang mawawala. Hindi na nga ako natutulog para lamang mabantayan siya. Gusto ko siyang bantayan hanggang sa ihatid namin siya sa huling hantungan. Nakatulala lamang ako noon nang lapitan ako ni Tita at pilit akong pinapakain. Oren, kumain ka muna. Tatlong araw ka nang hindi kumakain, baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Di po ako nagugutom. Ay, alam kong masakit para sa iyo na mawala ang ate mo. Kahit ako, nasasaktan ako. Dahil hindi naman ganun kadali natanggapin ang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero sa tingin mo ba, matutuwa ang ate mo kung makikita ka niyang ganyan? Na pinababayaan mo ang sarili mo? Pinabayaan din naman niya sarili niya eh. Kaya nga siya nandyan sa kabaong na yun ngayon. Ano ka ba namang bata ka? Hindi pinabayaan ng ate mo ang sarili niya. Kung hindi, edi sana sinubukan niyang magpagamot. Kahit ano pa sana maging resulta, sana sinubukan niya pa rin. Pero hindi eh. Pinahinahan niya yung loob niya dahil lang sa sinabi ng doktor na maliit lang yung chance na umaba yung buhay niya. Anak, hindi mahina ang loob ng ate mo. Ang tapang nga niya eh. Kasi sa kabila ng kagustuhan niyang mabuhay pa ng matagal, hinarap niya ang katotohanan na hanggang doon na lang ang kaya niya. Tinanggap niya na bilang na lang ang oras niya sa mundong ito. Sino ba namang taong gustong mamatay ng maaga? Alam ko paulit-ulit na ako, Tita. Pero napaka-unfair. Mabuting tao ang ate ko. Napakahirap tanggapin na kung sino pa yung mabubuting tao. Sila pa yung kinukuha ng maaga. Ang dami ko pang pangarap sa buhay na gusto kong matupad kasama siya eh. Gusto kong makita niya ang tagumpay ko na nabunga ng lahat ng sakripisyo niya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng ate mo sa'yo? Hindi ba't sinabi niya na lagi lang siyang nasa tabi mo? Hanggat nandyan siya sa puso mo, hinding-hindi siya mawawala. Hindi ko naman po nakakalimutan yun. Rain? Malin? Anong ginagawa niyo rito? Nabalitaan ko yung nangyari. Gusto ko lang sanang makita ang ate mo. Makita? Kung kailan patay na siya? Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng ate mo. Sana hayaan niyo alam kung… Alam mo naman pala! Ba't nagpunta ka pa dito? Gusto ko lang makita ang ate mo! Gusto niyo makita? Halika! Halika rito! Rain! Huwag mo naman akong hilahin ng ganyan! Huwag mo naman kalagkarin ng mama mo! O ayan! Gusto niya lang makita si ate! Ayan ba! Tingnan mong mabuti si ate! Sorry anak! Patawarin niyo ako! Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa inyo! Nagsisisi ako na napabayaan ko kayo! Sorry! Ganun na lang yun! Ba't di na lang kayo bumalik kung saan man kayo nagtatago? Ngayon nakita niyo na si ate, makakalis na kayo! Hayaan niyo muna akong humingi ng tawad sa kanya, parang awa niyo na. Tingin niyo ba maririnig niya pa kayo? Wala nang silbi ang sorry niyo. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo. Sandali lang naman, anak. Huwag niyo akong matawag-tawag na anak. Dahil wala akong ibang kinikilalang ina, kundi si ate lang. Rain, pakiusa. Iniwan mo kami para sa lalaki mo. Pinabayaan mo kami maghirap. Lalo na si ate. Siya ang sumalo sa lahat ng responsibilidad mo. Kaya kung sa tingin mo, sorry lang ang sagot sa lahat. Pues sorry!
hindi ko matatanggap ang sorry mo! At sigurado akong hindi ka rin mapapatawad ni ate! Anak naman! Parang awa mo na. Narinig niyo naman ako, di ba? Huwag niyo akong matawag-tawag na anak! Wala akong nanay na irresponsable at makasarili kagaya mo! Narinig mo si Rin. Umalis ka na. Kahit ito man lang, ibigay mo na sa kanila. Irespeto mo sana ang burol lang anak mo. Anak! Ayos ka lang anak. Ang lakas ng loob niyang magpakita sa burol ni ate. Pagkatapos ng mga nagawa niya sa amin, may mukha pa talaga siyang iharap. Naiintindihan kita. Pero palipasin mo muna ang galit mo. Nagluluksa tayo ngayon. Di ko lang matanggap na ang tagal na panahon niyang hindi nagpakita sa amin. Tapos ngayon may ganas siyang magpakita sa burol ni ate. Kung nabubuhay lang siguro si ate, hindi naman siya magpapakita dito. Tama na. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. Ayoko po. Masalo lang po ako na wala ng ganang kumain. Ay, kahit sana tinapay lang, kumain ka. Mamaya po. Magpapagutom lang po ako. Babantayan ko na muna si ate dito. Ikaw ang bahala. Basta sabihin mo sa akin pag nagutom ka. Opo. Salamat po. Papadudot sari-saring emosyon ang naramdaman ko nang makita ko ulit si Mama. Pero mas nangibabaw pa rin ang galit ko para sa kanya. Ang akala ko kasi ay ayos na ako at natanggap ko nang iniwan niya kami ni ate. Pero akala ko lamang pala yon dahil noong makita ko siya ay nag-flashback ulit sa akin ang lahat. Lahat ng hirap na pinagdaanan naming dalawa ni ate mula noong bata pa kami. Alam kong masamang magtanim ng galit pero sabi nga nila ay time heal all wounds. Maghihilom ang mga sugat sa tamang panahon. Siguro eh kapag naghilom na ang mga sugat sa puso ko ay doon ko pa lamang matututunang patawarin si Mama sa lahat ng mga pagkukulang niya sa amin. Lalo na ang pagtalikod niya sa amin. Dahil alam naman nating lahat na hindi ganong kadaling magpatawad lalo na kung napakalalim ng sugat ang iniwan nito sa iyo. Kinabukasan nga papadudot ay nadagdagan pa ang dumating sa huling lamay ni ate. Nagpasalamat naman ako dahil sa pakikiramay nila. Si tita naman ay nakaalalay lamang sa akin hanggang sa dumating nga ang araw ng libing. Sa totoo lang ay naisip kong sumunod na lamang kay ate at patawarin sana ako ng Diyos sa naisip kong yon. Napakasakit lang kasi na yung nag-iisang taong kasama ko na simula pa nung bata ako ay bigla na lamang kukunin sa akin ng maaga. Nagmisa pa nga ang pare at pagkatapos noon ay ako naman ang nagsalita sa harapan. Nagkwento ako ng tungkol sa mga sakripisyong nagawa ni ate para sa akin dahil na rin gusto kong malaman nila na si ate hindi lang basta panganay kong kapatid. Kung maaari nga lang ay ipangalandakan ko sa buong mundo na ang ate ko ay bayani ko. May liham nga ako na isinulat para kay ate. Liham na punong-puno ng pagpapasalamat para sa mga nagawa niya at binasa ko yon ng malakas. Sobrang proud ako na sabihin sa maraming tao na ang ate ko ay napakabait at responsableng kapatid na kahit kailan ay hindi ako pinabayaan. Habang binabasa ko ang liham ko para kay ate ay hindi ko na naman napigilang umiyak dahil sinampal na ako ng katotohanan na wala na siya at hindi na babalik pa at kailangan ko yung tanggapin. Wala na ang taong nagsilbing ina ko sa napakamurang edad. Kasama nga rin sa liham ko ang lahat ng pangarap na binuo namin at ang pangako ko sa kanya na tutuparin ko lahat ng pangarap na yon. Matapos kong basahin ng liham ay nakita kong umiyak na rin ang mga taong naroon sa lamay niya, Papa Dudut. Bago tuluyang ibaba ang kabaong ni ate ay nagpaalam muna ako sa huling pagkakataon. Nakiusap ako na kung pwede ay buksan nila ang kabaong niya para mayakap ko siya sa huling sandali.
at ang luhang akala ko ay ubos na ay bigla na lamang bumuhos nang yakapin ko ang matigas at malamig na niyang bangkay. Napahagulhol na ako noon na sa sobrang pag-iyak habang si tita naman ay nagmamadaling pinunasan ang mga luha ko dahil masama raw na mapatakan ng luha ang patay. Ulit-ulit akong sumisigaw ng ate ko habang niyakap naman ako ni tita ng mahigpit habang siya ay umiiyak din. Pero dahil kailangan na siyang ihatid sa huling hantungan niya ay tinakpan na nila ang kabaong ni ate at mas lalo akong napahagulhol. Yung pakiramdam na ayaw ko siyang umalis, ayaw ko siyang bitawan. Pero hindi na siya nabibilang sa mga nabubuhay. Ang sakit-sakit papadudot. Abang patuloy sila sa pagaba ng kabaong ni ate ay parang paulit-ulit na dinudurog ang puso ko at pakiramdam ko ay hindi na yon mabubuo dahil mananatili yung may malaking lamat sa pagkawala ng pinakamamahal kong ate. Matapos nga na matabunan ng lupa ang kabaong niya ay bumulong pa ako sa hangin at ang sabi ko ay salamat ate. At kagaya nga ng pangako ko kay ate ay nagtapos po ako ng pag-aaral. Gamit ang perang naipon niya na iniwan niya ay nasikaso ko ang lahat ng requirements na kailangan ko sa pag-a-apply ng trabaho. Nagtrabaho muna ako bilang assistant manager sa isang convenience store. At habang nagtatrabaho ay pinilit ko pa rin tuparin yung pangako ko kay ate na magiging matagumpay ako balang araw. Sinuportahan din naman ako ni tita at hindi niya ako pinabayaan sa bagong yugto ng buhay ko na hindi na kasama si ate. Nakita ni tita Mabel kung paano ako nagpursige at nagsumika para maging proud sa akin si ate. Pinilit kong mag-ipon at kinausap na rin ni tita ang mga kakilala niya na baka may maging interesado na mag-sponsor sa pag-aaral ko. Hindi siya madali at hindi siya mura papadudot dahil ang kursong yon ay para sa mga taong may maraming pera para pang matrikula at pang gaso sa ilang taong pag-aaral. Bagay na wala kami ni Tita Mabel ko. Hanggang sa unti-unting tinanggap ko na lamang ang mapait na katotohanan na hindi ko kailanman matutupad ang pangako ko kay ate na maging isang piloto balang araw. Ito ang realidad, Papa Dudut. Kahit na mangarap tayo ng matayog, minsan may mga pangarap na nananatili lamang na pangarap dahil hindi ito para sa atin. Hindi mo maaabot dahil hindi yon ang nakasulat sa tadhana mo. Masakit, ininda ko yon. Kasi para sana kahit papaano ay masuklian ko ang lahat ng sakripisyo ng ate ko kapag naging piloto ako. Pero nabigo ako. Nung una ay nagkasya na lamang ako sa trabaho ko bilang assistant manager ng isang convenience store. Tinuloy ko ang buhay habang dumaraan ako sa depression dahil nga sa hindi ako nakapagpiloto. Tapos akala ko ay mawawalan pa ako ng trabaho kasi nag-transition ang convenience store sa pinagtatrabahuhan ko. Nagpalit kami ng pangalan, Papa Dudut. Akala ko noon ay matatanggal ako. Nagka-anxiety ako sa kakaisip nang makumpleto ang transition at napalitan na ang tawag sa store namin ay ginawa akong manager. Doon naging maayos lahat sa akin. Papalad ako, hindi dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano. Ipinanalo ako ng ate ko at nakapagtapos ako. May marangal na trabaho, disenteng sweldo at nakakatulong ako sa tita Mabel ko. Ano pa bang hahanapin ko? Wala na, Papa Dudut. Wala nang kulang. Hindi man ako naging piloto pero napapasaya ko ang mga taong pumapasok sa store ko. Hindi man ako nagpapalipad ng eroplano ay nakapagbibigay naman ako ng munting saya. Pag nabubusog at nabibili ng mga customer namin ang mga kailangan nila. Lalo na yung mga bata na ang ngiti ay abotenga pag inaabot ko na yung ice cream nila. Hindi eroplano ang pinapalipad ko, Papa Dudut, kundi saya para sa ibang tao. Gusto kong ialay ang tagumpay kong ito para sa namayapa kong kapatid, para sa iyo ang lahat ng ito, ate. At dito ko na nga po tinatapos ang kwento ko at ng pinakamamahal kong ate. Lubos po akong nagpapasalamat kung sakali man na ito ang mapalad na basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rain. Maraming salamat, Rain, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento.
And mga kabarangay, ang papel ng isang ina ay mahalin ang kanyang mga anak na buong puso at alagaan ang mga ito. Ibigay ang kanilang pangangailangan sa araw-araw pero sadyang may mga ina na pabaya sa kanilang mga anak. Kagaya na lamang ng sinapit ng magkapatid ng sina Rina at Rain na sa murang edad ay nabuhay ng walang gumagabay na ina. Lagi sana nating tatandaan na sa bawat pabayang ina o magulang ay may mga anak na nagdurusa o kaya naman ay nawawala ng direksyon ng buhay. Pero sa kaso ni Rina at Rain, ang isa't isa ang naging sandalan nila upang magpatuloy sa kabila ng pagtalikod sa kanila ng kanilang ina. Natupad ni Rain ang kanyang mga pangarap dahil sa matinding sakripisyo ng kanyang kapatid. Kaya kung nais bumuo ng pamilya, ay pag-isipan munang mabuti kung handa na ba kayo o handa na ba sa bigat ng responsibilidad ng pagiging isang magulang. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.